For today's video ay pag-uusapan ho natin kung gano'n nga ba ka-legit ang sinabi ni Commentor na meron daw nga 5 international flights from South Korea ang lumalapag sa Bohol International Airport kada araw. Dahil sa sinabi ni Ada, Commentor Ada, shoutout, nasabi ko na napakagaling naman ni Panglao Bohol Airport kasi hindi naman siya kasing laki ni Clark International Airport, Mactan Airport or the Naiya Terminal 3. Pero nagkikater ho siya ng international flights galing sa South Korea. Hindi lang isa, kundi 5 pa talaga. No? Kaya nasasabi ko rin sa sarili ko na kaya naman pala siguro napakaraming mga South Korean sa Bohol na makikita ho natin talaga na pagala-gala. Kaya yun, bali titinan ho natin kung gano'n nga ba ka-legit yun. Although hindi tayo sa airport magbibilang ng aeroplanong lumalapag, kundi tinanan lang ho natin sa sobrang dami ng mga Korean national sa Panglao Bohol kung saan din tayo namasyal or nagagala. Bago pa naman ako naging gala rito sa YouTube platform, meron na ako nakikita or naririnig ng mga balita, mga sabi-sabi, mga statement ng ating mga kapwa Pilipinong mga gala rin na napakalat-kalat nga lang daw at napakadami ng mga Korean national sa rehiyon ng Cebu, Cebu Province, Cebu City. Kumbaga matagal ho yung nakastack up sa aking isipan na yan nga, pag sinabing Korean na agad-agad ay ma-affiliate sa kanila ay Cebu. Bago pa rin ako napuntang Cebu dati, naisip ko na ano kayang pinupunta ng mga Korean national sa Cebu. Siyempre, magkaibang klima yon sila. Diba? Sa napakalamig na klima ng Korea tapos biglang pupunta sila ng Cebu na napakainit daw ng Cebu. Pero nung ako'y naging gala na sa YouTube, so nagkakaroon ako ng dahilan talaga para mamasyal, para meron akong maikwento at ma-share din sa ibang tao na yun na nga, maganda pala ang mga lugar sa Pilipinas. Hindi lang pwedeng pakinggan na natin sa mga sabi-sabi ng mga tao, ng ating mga kababayan or mga kapitbahay o kakilala. So you have to see it for yourself. So yun na nga, isa sa aking pinuntahan talaga ay ang Cebu. Na sabi nga talaga sa akin, ang Cebu is napaka-infamous no ng Cebu sa mga sinasabing ma-hold up, maraming mga crimes in crime rates mataas, tapos yun nga mga basta yung Metro Manila parang kaunti lang ang nilamang ni Metro Manila sa violent crimes and assault and armed robbery. So nadadagdagan yung aking curiosity kung ano nga bang meron kay Cebu na despite sa kanyang garong reputation, still marami pa rin mga foreigners ang nagpupuntahan, particular na ngayong napakaraming mga Korean nationals. Sila tagi yung pinakatop na mga turista sa lugar. Kaya nung pinuntahan ko, tsaka ko na napag-alaman na kaya naman pala din narayo ang Cebu dahil sa napakaganda talaga na lang kanilang probinsya, marami ho silang may offer ng mga adventures and activities. Meron silang mga canyoneering, meron silang mga magandang mga white sand beach resorts sa kanilang probinsya. And syempre sila rin ang may pinaka easy access or pinaka accessible lang lugar ng Cebu papuntang mga Siargao, Palawan, Boracay, Iloilo, Guimaras, Siquijor, Dumaguete, Bohol. In short say, itong si Cebu ang siyang pinaka common gateway para sa mga magagandang adventure and mga beautiful tourist destination. Pero nung ako'y nagpuntang Bohol nung first time ko, that sa February 2023, and pangalawa naman ay yung June or May ba yun, basta sometimes in 2023 din, and nito pangatlo January 2024. So talagang pinaka consistent talaga na makikita ko dito sa Bohol ay ang Korean nationals. Kahit saan ka magpunta ng mga tourist spots and tourist destination dito sa Bohol, talagang present, talagang namamayagpag, or talagang ang pinakamarami talagang makikita yung mga lahi ng mga Koreano. Mapa Chocolate Hills, mapa Beach Resort, mapa public beach resort kagaya ng Alona Beach Resort, or mapa private beach resort kagaya ng South Palm Beach Resort and Dumaloan Beach Resort. Kung wala kang ibang makikita kundi napakaraming mga South Korean nationals. Ngayon, kung i-check natin kung legit ba yung sinasabi ni Ada na Commentor, no, na merong nga 5 international flights na kinikater itong Bohol Panglao International Airport na galing talagang South Korea. Araw-araw yun, 5 flights, so medyo marami yun, no? Hindi siya biro na turista. At yun, ibabase ko rin sa mga nakikita ko dito sa aking mga nakasalubong, no, ng mga South Korean nationals dito sa Pilipinas. So all I can see is tama ang sinabi ni Ada. So ngayon tingnan ho natin ang Google or Wikipedia.
Why is there so many Koreans in Bohol? Many South Koreans living in the Philippines are attracted to the low cost of English language education and housing, both significantly cheaper than those offered in their native South Korea. The warmer climate is yet another motivating factor for the recent surge in migration. How many tourists visit Bohol each year? Numbers from Bohol Provincial Tourism Office or BPTO showed that the Visayan province's total arrivals already reached 485,193 as of August 9, a big leap from the 535,803 total achieved in 2022. So therefore, I conclude na tama yung sinabi ni Commentator Ada na merong at least 5 flights from South Korea papuntang Panglao Tagbilaran International Airport of Bohol. Kasi kita nyo naman talaga na nasa video ang mga nakasalubong ho natin ay mga South Koreans. Ang mga restaurants talagang mga Korean restaurants, ang dami ng mga sanggipsal, mga massage pa, at halos lahat na lang yata ng mga establishment dito talagang may nakalagay ng mga Korean character na mga subtitle o anong tawag dyan sa kanilang mga karatula. Kumbaga parang masasabi ko na parang isa sa pinaka-priority talaga na lang imamarket dito ang mga Korean national. So ibig sabihin nun, kung sinakop na ng China ang Manila, ang Bohol ay sinakop na ng mga Koreans.